sa paglayo nito sa kanila. Pinasundan niya ito sa kasangganyang itim na engkanto. Pansamantalang magbabantay muna yon sa kanilang amo hanggat hindi niya patuluyang nabibisita ang tahanan nito. Napag-isip-isip kasi noon ni Omar na kailangan niya munang palipasin ang araw na yon dahil baka siya ang mapagbalingan ng init ng ulo ng kanilang amo. Kinagabihan, pagkatapos kumain nila Omar, dali-dali naman niyang inalam ang kasalukuyang kalagayan ng lalaki. Nagagawa niyang mapagmasda ng anumang ginagawa nito dahil sa lakas ng engkantong itim na kanyang pinasunod dito. Nagiging posible lamang para sa kanya ang bagay na yon dahil sa tulong ng isang manikang kulay itim na nilikha niya sa purong usal at salamangka. Ayon kay Omar, na kapag meron kang ganoong uri ng manika, magagawa mong maipasok ang kopya ng kahit na kaninong kaluluwa basta't pinagmamasdan ito ng isang makapangyarihang engkanto. Nangangailangan din yon ng alay nang sa gayoy hindi ka traidorin ng sarili mong karunungan. Dagdag pa niya na ang paggamit ng ganoong uri ng mahika ay meron lamang ilang araw na palugit. Kapag lumagpas ka sa nakatakdang araw, maaaring maling impormasyon na ang ibibigay sa'yo ng manika. Nakakatakot ang bagay na yon sapagkat yon ang pamamaraan ng mga demonyo para ikay maunti-unti hanggang sa hindi maglaon ay yon ang magiging sanhi ng iyong sariling kamatayan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Omar sa manika, napansin niyang nakaupo ito at para bang kumakain ng hapunan. Maya-maya pa, humiga na ang manika sa papag, tanda ng pamamahinga ng lalaki. Habang nasa kasagsagan nito ng pagtulog, merong kakaibang napansin si Omar sa katawan nito. Bukod kasi sa panay ang abnormal nitong paggalaw, pakamot-kamot din ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na para bang merong gumagapang. Bagaman walang nakikita si Omar sa katawan ng manikang yon, sigurado siyang merong kakaibang nangyayari doon. Sa pagsapit ng umaga, naglakas loob na siyang puntahan ng tahanan ng lalaki. Hindi siya pupunta sa bahay nito bilang trabahador, bagkus ay isang manggagamot na handang tumulong sa kanyang mga pangangailangan. Bago siya noon umalis sa kanilang tahanan, ibinili niya sa kanyang inang na hindi siya magtatrabaho upang kahit papaano'y hindi ito umasa na meron siyang dalang salapi pag-uwi sa kanila. Habang nasa kasagsagan siya ng paglalakad, panay pa rin ang ginagawa niyang pagsipat sa manikang kanyang hawak-hawak upang masigurong hindi umalis ang lalaki sa kanilang tirahan. Pagdating niya sa tahanan nito, dali-dali naman siyang pumasok upang mag-alay ng kanyang serbisyo. Ayo! Magandang umaga! Ginoong Lito, nandyan po ba kayo? Wika ni Omar habang patuloy na kumakatok. Maya-maya pa, agad namang bumukas ang pintuan ng bahay at kasabay nito ang pagbungad sa kanya ng isang dalagang anak ng kanyang amo. Sa sobrang gulat noon ni Omar, bigla siyang napaatras na parabang nakakita ng multo. Ilang minuto din siya noong natigilan hanggang sa dumating ang puntong lumapit na sa kanyang kinaroroonan, ang kanilang amuhan. Oh, Omar, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo, lugi na ang ating negosyo? Huwag ka nang umasa na makakabalik ka pa dahil sigurado na ako sa desisyon ko. Wika ng kanyang amo. Ah, Ginoong Lito, hindi ako naparito dahil sa trabaho. Naparito ho ako para tulungan kayo. Kahapon habang kayo nagsasalita, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng barang sa inyong katawan. Mahirap mang sabihin, Ginoong Lito, pero nasa panganib ho kayo. Sigurado akong alam niyo kung anong mga sinasabi ko. Seryosong sagot ni Omar. Nang marinig naman ito ng kanyang amo,
bigla naman itong natigilan na parabang natumbok niya ang problema nito. Maya-maya pa, agad naman siya nitong pinapasok sa loob ng kanilang bahay para makapag-usap sila ng formal. Hindi naman nag-alangang pumasok sa magarang tahanan si Omar kahit unang beses niya pa lamang makasilay ng ganoong kagarang bahay. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang ginagawa niyang pagsipat sa buong paligid. Hindi niya kasi noon akalain na ang bahay ng kanilang amo ay halos 3 beses ang lapad sa kanilang barong-barong. Nang marating nila ang sala, pinaupo naman siya nito at pinakuhanan ng inumin at pagkain. Pagkaharap sa kanya ng kanyang amo, pabulong naman itong nagsabi ng, "Paano mo nalaman ang karamdaman ko, Omar? Huwag mong sabihin kilala mo ang taong ng barang sa akin." "Abay, hindi ho, Ginoong Lito. Napansin ko lang ho ito, sapagkat ako'y isang manggagamot. Kung bukal sana sa loob ninyo, nais ko ho kayong tulungan." Sagot naman ni Omar. Nang marinig ito ng lalaki, bigla naman itong sumang-ayon sa kanyang sinabi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na ilang linggo na pala nitong nilalabanan ang pambabarang na dumapo sa kanyang katawan. Meron itong nilalapitang isang albularyo, subalit aminado siyang hindi sapat ang karunungang alam nito. Dagdag pa ng lalaki, tuwing gabi, nakakaramdam na siya ng kakaibang pagkirot ng kanyang laman-loob na parabang merong hayop doon na nagpupumilit gumawa ng butas sa kanyang sistema. May nararamdaman din siyang gumagapang sa kanyang mga balat kahit wala naman siyang insektong nakikita. Nang marinig ito ni Omar, maigi naman niyang pinag-isipan kung anong mga uri ng insekto ang ginamit sa pambabarang. Kinakailangan niya kasing magkaroon ng maingat na pagsisiyasat sa kadahilan ng masyadong mapanganib para sa kanyang amo kung mali ang gamot na kanyang maibibigay. Ilang oras pa ang lumipas, nananatiling nagbabasa ng libreta si Omar upang hanapin ang eksaktong karamdaman ng kanyang amo. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang natigilan nang marinig niyang magbigay ng opinyon ang isa niyang kasanggang itim na engkanto sa kanyang isipan. "Omar, may nakalaban ng ganyan si Ginoong Balong. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring isang uri ng gagamba ang ginagamit ng nilalang sa kanyang pambabarang." Wika ng kanyang kasangga. Dagdag pa nito na ang mga ganoong uri ng nilalang hindi kayang sipatin ng kahit na anong paningin ng isang ordinaryong tao. Kahit merong kang dugong higlikas o purong dibino, hindi pa rin yun sapat para makita mo ang ganoong alaga ng isang dalubhasang mambabarang. Ang tanging makakakita lamang sa gagambang yon ay ang liwanag ng isang gaserang nilagyan ng kakarampot na kamangyan at dahon ng laurel. Matapos itong marinig ni Omar, dali-dali naman siyang nagpakuha noon ng isang malaking gasera at ipinasara ang lahat ng pinto at bintana. Pagbalot ng dilim sa buong paligid, maingat niyang inilagay sa loob ng gasera ang kamangyan at laurel, alinsunod sa nais ng kanyang kasangga. Pagsindi niya ng posporo sa mitya nito, dahan-dahan naman niya itong itinapat sa kinahihigaan ng kanyang amo. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Omar nang masipat nila ang anino ng nagsisilakihang gagamba na walang patid na paggapang sa buo nitong katawan. Dahil sa kanyang mga nakita, ninais niya noong alisin na muna pansamantala sa katawan ng lalaki ang gasera upang hindi mabulabog ang mga gagamba. Ilang minuto pa ang lumipas, inutusan ni Omar ang iilan sa mga anak nito na bumili ng 2 kilong karne sa merkado. Yun na lamang ang naisip niyang paraan noon upang mapalayas ang mga gagamba sa katawan ng biktima.
Bagaman hindi pa siya siguradong kakagat ang mga ito sa pain, pinili niya pa ring subukan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na nga ang panganay na lalaki ng kanyang dating amo, daladala ang 2 kilo ng karne. Pagkuha niya nito, mabilisan naman niya yung inusalan at dahan-dahang itinabi sa katawan ng lalaki. Matapos niya itong gawin, mabilisan naman niyang itinapat sa kabilang pwesto ang gasera upang maitaboy ang mga gagamba patungo sa kabilang bahaging kinaroroonan ng karne ng baboy. Noy, sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Tanong ng kanyang amo pagkasilay nito sa kanyang ginagawa. Oo naman ho, hindi naman siguro ako baliw para magpresentang tulungan ka kung wala akong alam, di ba? Manalig lang ho kayo sapagkat alam ko ang ginagawa ko. Sagot naman dito ni Omar. Matapos nilang mag-usap, agad namang nag-usal si Omar sa kanyang mga kamay at walang pagdadalawang isip itong inilapat sa balat ng kanyang amo. Pagramdam nito ng napakalamig niyang palad, kitang-kita niya ang pagsitakbuhan ng lahat ng anino ng gagamba. Sa pagdating ng mga nilalang na yon sa kinaroroonan ng 2 kilong karne, agad naman niyang hinila papalayo ang katawan ng kanyang amo at mabilisan itong hinubaran ng pangitaas na kasuotan. Binuhusan niya din ito ng maligamgam na tubig upang maalis ang amoy ng mga gagamba sa kanyang katawan. Maya-maya pa, agad namang lumapit si Omar sa karneng naiwan sa papag, daladala ang gasera. Omar, huwag na kayong mabahala sapagkat ang mga gagambang yan ay makakagapang lamang sa mga lugar na merong buhay na laman ng mga nilalang. Mas mainam na sunugin nyo ang karneng yan upang wala na itong mabiktimang tao. Wika ng itim na engkanto. Nang marinig naman ito ni Omar, mariin naman niyang tinutulan ang suhestyo ng kanyang kasangga. Ayon sa kanya, na kapag tinupok niya ng apoy ang mga gagamba, may posibilidad na maalerto ang mambabarang sa kanyang kinaroroonan. Mas mainam na wag na muna itong galawin hanggat hindi pa nahanap ng berdugo ang kinaroroonan ng kanilang kalaban. Sa pagsapit ng gabi, ninais nila Omar na lumabas ng bahay para makapagpahangin. Kasama niya noon ang kanyang amo at iilan itong mga trabahador para naman kahit papaano'y kaaliw-aliw ang kanilang gabi. Habang sila'y kumakain noon ng mga kakanin, panay naman ang ginagawa nilang pag-uusap ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang dating amo. Noy, sa tingin mo ba maayos na ba ako? Wala na kasi akong nararamdaman eh. Hindi katulad noong mga nagdaang gabi. Panay ang pagkamot ko dahil sa pangangate. Wika ng amo niya habang umiinom ng alak. Nang marinig naman ni Omar ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip niya namang tinapat ang kanyang amo. Hindi pa ho kayo magaling. Sa katunayan, nasa ikaunang hakbang pa lang tayo ng ating gamutan. Pero wag ho kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa mabilisan ninyong paggaling. Sagot naman dito ni Omar. Dagdag pa ni Omar na habang nananatiling buhay ang mambabarang, hindi pa siya maaaring matahimik. May mga bagay kasing dapat silang isaalang-alang, kagaya ng mga magagamit nitong palipadhangin at iba pang insektong pangunahing armas ng isang mambabarang. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, halos napalunok na lamang ito ng laway dahil sa takot. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman itong napahawak sa kanyang dibdib nang makaramdam siya ng kung anong nilalang na parabang naghuhukay sa loob ng kanyang sistema. Nang malaman ni Omar ang kasalukuyang sitwasyon nito, agad naman nila itong pinagtulungang ipasok sa loob ng kanilang bahay. Pagdating nila doon, mabilisan niyang inumpisahan ang kanyang panghihilot gamit ang mga langis na iniwan ng kanyang ama.
Sinasabayan niya din yon ng pag-uusal sa pagbabakasakaling magagawa nitong mapakalma ang kasalukuyang nararamdaman ng kanyang amo. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang bumababa ang tensyon sa buong paligid. Napapansin niya kasi noong kumakalma na ang kanyang pasyente, tanda ng pagkawala ng sakit nitong iniinda. Ilang oras pa ang lumipas, tanging si Omar na lamang ang nananatiling gising. Matyaga siya noong naghintay sa pagdating ng berdugo nang sa gayoy makuha na niya ang impormasyon ukol sa eksaktong pinagtataguan ng mambabarang. Bago sumapit noon ang hating gabi, matagumpay namang lumitaw sa kanyang harapan ang kanyang nilalang. Kasabay ng paglitaw nito ay siya namang pagkita ng limang hari ng mga itim na engkanto kay Omar. Matapos niyang masilayan ang kanyang mga kasangga, agad naman niyang kinausap sa kanyang isipan ang berdugong kanyang inutusan. Maya-maya pa, doon na dahan-dahang napangisi si Omar nang marinig niya sa kanyang kaibigan ang eksaktong kinaroroonan ng mga nilalang. Walang sabi-sabi, agad naman niyang ginising ang isang trabahador ng kanilang amo upang isarado ang pinto sa kanyang gagawing paglabas. Wala na siyang ibang ginising noon para naman kahit papaano'y maiwasan nilang mabulag ang mga taong nagpapahinga sa bahay. Bago niya nilisan ang tahanan ng kanyang amo, ipinagbigay alam niya sa trabahador na kanyang ginising na siya'y babalik kinabukasan. Matapos niyang makita ang pagsang-ayon nito, mabilisan naman niyang inumpisahan ang kanyang paglalakad. Habang nasa kasagsagan noon ng paglalakad si Omar, panay naman ang pagbabantay ng kanyang mga kasangga sa buong paligid. Sinisigurado ng mga itong walang mga demonyong nagmamasid upang maiwasang magkaaberya ang kanilang plano sa pagpatay ng mambabarang. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Omar ang dulong parte ng baryo kung saan nakakita siya ng isang batong hindi gaanong kalakihan. Nang mapagtanto niyang yun na ang hinahanap niyang lagusan, pabulong naman siyang nag-usal habang naglalatag ng mga kasangkapan sa ritual. Ayon kay Omar, na ang lahat ng mga batong sinauna, makakayang gawing lagusan ng mga taong nakakaalam sa aral. Subalit dahil sa tindi ng pagsasanay ng mga taong magtatangkang pag-aralan ng karunungang yon, kung kaya't masyado itong mahirap mataglay. Bibihira lang din makahanap ng mga maestrong hindi bulaan upang mataglay ang ganoong uri ng kakayahan. Dagdag pa ni Omar, kung iisipin madali lang ang paggawa ng lagusan. Subalit kung ito ay gagawin, mas mahirap pa yon sa pagpasan ng isang dambuhalang kalabaw. Matapos niyang maisagawa ang kanyang mga ritual, unti-unti naman niyang nasipat ang paglambot ng bato. Sa paglitaw ng isang napakaitim na lagusan, walang pagdadalawang isip naman itong pinasok ni Omar. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadapo na nga siya sa isang masukal na talahiban kung saan doon niya nakita ang isang tahanang malapit sa palayan. Paglapit sa kanya noon ng berdugo, agad naman siya nitong binigyan ng hudyat ukol sa eksaktong kinaroroonan ng mambabarang. Nang malaman niyang ang bahay na kanyang sinisipat ay ang tahanan ng nilalang, walang pagdadalawang isip naman niya itong nilapitan. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga si Omar sa bakuran nito kung saan nakita niya ang isang binatang lalaki na abala sa pagluluto sa isang dambuhalang kawa. Maya-maya pa, nabaling naman ang kanyang atensyon sa likurang parte ng kubo nang masipat niya ang isang asong walang patid sa pagkain ng uling. May alagang sigbin. Ano ka kaya? Sigbin ng mambabarang? O aswang nakalahating mambabarang? Wika ni Omar sa kanyang sarili. Matapos niya noong makapagsalita,
ninais niyang gumapang makalapit lamang sa gilid ng tahanan. Pagdating niya sa patag na parte ng lugar, dahan-dahan naman siyang nagkarga ng sabulag upang hindi siya mapansin ng sigbing nagbabantay. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga niyang makalapit sa dingding ng kubo kung saan maigi niyang pinakikinggan ang ginagawa ng binata. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa buong paligid, bigla naman niyang narinig ang mga sinasabi nito ukol sa kanyang mga personal na hinaing sa biktimang kanyang binabarang. Dahil sa mga narinig noon ni Omar, doon niya napagtantong isang trabahador na pinatalsik ang lalaking yun. Subalit, kahit anong salimuot ng kanyang naranasan sa dati niyang amo, hindi pa rin ito rason para sa kanya para pumatay at manakit ng nilalang na walang kalaban-laban. Matapos niyang mapakinggan ng kabuang galit ng binatang yon, agad naman niyang binato ng tigalpo ang sigbin nang sa gayoy hindi na nito magawang madiskubre ang kanyang pagkukubli. Nang masipat ni Omar na nakahantusay na sa lupa ang alaga ng mambabarang, dali-dali naman niyang tinungo ang entradang pinto ng kubo at walang pagdadalawang isip itong tinadyakan. Pagtama ng kanyang malakas na sipa sa pinto, bigla naman yung nawasak na siyang labis na ikinagulat ng binata na abalang-abala sa ginagawa nitong ritual. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Mangiyak-ngiyak na wika ng binata habang hawak-hawak ang dalawang insektong nakasilid sa garapon. Nang marinig naman ito ni Omar, ngumisi lang naman ito habang nagsasabi ng, "Tapos na ang oras ng iyong paglalaro. Mamili ka, mambabarang. Alisin mo ang sumpa sa taong iyong kinakagalitan o papatayin kita ora mismo dyan sa iyong kinatatayuan." Matapos niyang makapagsalita, bigla namang nagsipasok sa loob ng kubo ang lahat ng kanyang kasangga, dahilan para matinag ng husto ang mambabarang. Sa paglapit doon ni Omar, napansin niyang panay naman ang pag-atras nito habang patuloy na nanginginig ang mga binti. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili naman ng nilalang ang mapaluhod sa sahig habang patuloy na nagmamakaawa. Nang marinig naman ni Omar ang pagsusumamo nito, pinili niya itong ipagsawalang bahala alang-alang sa buhay ng kanyang amo. Pasensya na ho kayo. Hindi ko alam na isa kayong higlikas. Kung sana naramdaman ko ang inyong presensya, naitigil ko na ang aking mga ginagawa. Wika ng binata habang patuloy na umaatras ng nakaluhod sa loob ng kanyang kubo. Matapos naman itong marinig ni Omar, bigla naman niyang tinitigan ang lalaki habang nagsasabi ng, "Ngayon, panayang paghingi mo ng tawad dahil alam mong mas demonyo pa sa'yo ang iyong kaharap." Sa totoo lang, normal na lang para sa akin ang ganyang pasakalye. Lalo na ng mga katulad mong nagmamakaawa. Sa dinami-dami ko nang napaslang, makailang ulit ko nang nasilayan ang dramang yan. Nang marinig naman ng binata ang kanyang sinabi, bigla naman itong tumigil sa pag-iyak habang seryosong nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Nang mapag-alaman ni Omar na wala na itong pagpipilian kundi ang lumaban, bigla naman siyang nagalak dahil sa naging pasya ng binata. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat naman niya itong kumuha ng isang garapong walang laman at dali-daling binuksan. Itinaktak ng lalaking yon ang laman ng garapon sa kanyang katawan na siya namang mabilisang naunawaan ni Omar. Kung hindi siya noon nagkakamali, ang mga gagambang hindi nakikita ang napapaloob sa garapong yon. Dahil sa wala pa siyang gaanong alam pagdating sa mga ganoong uri ng nilalang, pinili niyang dumistansya ng bahagya habang patuloy na itinataas ang kanyang bakod at puder sa katawan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, nasipat naman niyang ngumisi ang binata habang nagsasabi ng, "Sige, kung yan ang nais mo,
panahon na siguro para magkaalaman. Wala na akong pake kung isa kang higlikas, sapagkat meron akong tiwala sa aking abilidad at kakayahan. Nang marinig naman ni Omar ang sinabi nito, agad naman niyang dinukot ang tabak ng kanyang ama at kasabay nito ang pagsilitawan ng limang haring itim na engkanto. Pagsilay doon ng mambabarang, dali-dali naman niyang ibinaling kay Omar ang kanyang paningin sa pagbabakasakaling magagawa niya itong mapaslang sa isang duelo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Omar ang pagsugod nito habang mabilis ang dinudukot sa kanyang tagiliran ang isang napakatalas na kampit. Pagsilay ni Omar sa kampit nitong hawak, agad naman niya itong sinalag sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Matapos tumarak ng kampit sa kanyang katawan, buong lakas naman niyang binali ang kamay ng mambabarang upang makuha ang tanga nitong sandata. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't bigla na lamang napasubasob ang mambabarang sa papag ng kanyang kubo habang patuloy na tinitingnan ang nakalitaw na buto sa kanyang kamay. Matapos itong gawin ni Omar, napaupo siya sa isang silya habang maiging pinag-iisipan ang mga susunod niyang hakbang na gagawin. Maya-maya pa, bigla namang napalapit si Omar sa mambabarang at inutusan ito ng... Okay, grabe, last ni Omar, no? Sunod kagad natin yung 14 para hindi kayo mabitin. Siguro, bukas ulit ng hapon tapos gabi para 2 episodes tayo everyday. Yun lang. Salamat.